Hi guys! Good morning! On today's video, tuturuan ko po kayo kung kailan at papaano po mag-register sa One Health Pass para po tayo makapag-generate ng QR code. Just to let you know, napaka-importante po ng One Health Pass. Kailangan po na mag-register tayo before po tayo umuwi or bumiyahe sa Pilipinas. Kasi hindi po kayo pasasakyan ng eroplano pag wala po kayong naipakita na QR code. Okay, hinahanap po yan upon check-in sa bansa na inyong pinanggalingan. Just in case kayo ay may mga layover or transit flights, hanapin pa rin po yan. And most especially pagdating po sa Pilipinas, hinahanap po yan. Okay, so yan po ay mandatory for all Filipinos or lahat po ng travelers na papasok po ng Pilipinas, OFW man po or hindi. Okay, so ang ideal po na oras kung kailan dapat tayo mag-register dito ay kung matanggap na po natin yung ating swab test result. Okay? At ito po guys, paalala lamang po sa inyo, just in case kayo po ay makapag-generate na ng QR code galing po sa One Health Pass, please wag po natin i-post sa ating mga social media kasi yung QR code na yon, yung One Health Pass registration nyo, yung vaccine certificate nyo, diba? It includes personal details ninyo. So, pwede po yan guys magamit ng ibang tao, diba? Para po sa inyong kasiraan. So, might as well, pag may mga personal information po kayo, itago nyo po yan. Keep it to yourself, okay? And then, syempre, sa katanungan po ng iba na nahihirapan po mag-register, pwede po ng inyong anak sa Pilipinas o yung kaibigan, kapamilya, yung mag-register in your behalf, provided na dapat suportahan nyo po kung sino man po yung mag-register ng tamang information na ilalagay po doon para at least iwas aberya po, okay, sa inyong pagbiyahe. So sana po, and then guys, kahit po hindi pa kayo pauwi ngayon ng Pilipinas, might as well tingnan nyo na rin po yung ating tutorial video na ito para at least alam nyo na po yung mga informations, di ba, na hahanapin or kakailanganin para po makapag-register, para at least pagdarating na yung oras na kayo na po yung magre-register ay hindi po kayo mahihirapan. Okay? So wag na po nating patagalin pa. Let's proceed po sa ating maikli po na tutorial video. Ito na po tayo ngayon sa Google. Okay? Sa Google, i-type nyo lamang po yung One Health Pass. One Health Pass. Pag-click nyo po yan, makikita nyo po sa pinakataas yung www.onehealthpass.com.ph. So yan po yung legit na website na pupuntahan po natin. Then click on One Health Pass. Okay? So meron po dyang paalala. So pwede nyo po yung basahin. And then for the meantime, i-click po natin yung okay. Okay, so dalawa po dyan. Pwede po kayong mag-register diretso doon sa blue na may nakalagay na register, or pwede din po yun doon sa electronic health declaration card. So tatanungin naman po kasi kayo doon kung nakapag-register na kayo or hindi. Okay, so for the sake of this video, i-click po natin yung register. Napaka-importante po na tama po yung information na ating i-declare dito sa One Health Pass na yon. Yun po yung warning. Kasi pag meron po kayong mga misdeclaration, pwede po kayong kasuhan dyan. Okay? Ayan po ha. Your registered data will be invalid if your registration date is not within 3 days during your actual arrival date in the Philippines. Okay. Pero ay sabi ko nga po kanina, ang ideal po na pag-register nito ay at least pag natanggap nyo na po yung inyong swab test result, kasi upload po natin yan later on. So dito po, makikita nyo yung may mga asterisk, yun po yung mga importante or required, mandatory, na hindi po kailangang blanco, dapat may sagot po yan. So yung first question po dyan ay, when are you arriving in the Philippines? So, kailan din po kayo darating sa Pilipinas? So, i-click nyo lamang po yung calendar. So, just for example, today is 26. Ngayon natin gagawin ito.
So bukas tayo darating sa Pilipinas, kunyari. And then next, select type of port of entry in the Philippines. So saan po kayo darating doon? Sa paliparan or sa mga pantalan? So dito po tayo, airport po tayo, di ba? Sasakay tayo ng eroplano. Next one is airport or seaport of arrival. So saan po kayo? Marami po yung mga, i-click nyo po yung drop down. So may makikita po kayo ng mga list ng mga airports. So ako po, dumating po ako ay sa Clark. So depende po ha kung ano yung applicable sa inyo. Clark ang ating pinili. And then, kayo po, nung dumating po kayo doon, ano po ba kayo? Pasahero or kasama daw po sa flight crew? So dito po, dito tayo, aircraft passenger. Pasahero lamang po tayo. And then, passport type. So dito tayo sa Philippine passport holder. And then, meron pong magpa-pop up na question. Tatanungin po kayo kung kayo po ay OFW or non-OFW. So dito tayo sa OFW. Then again, may katanungan, land-based or sea-based. Yung sea-based, syempre yung mga seaman, undocumented. So dito po tayo sa land-based OFW. Next question, have you been vaccinated for COVID-19? Kung kayo po ay nabakunahan na. So syempre, ilalagay nyo po dyan kung ano po yung applicable sa inyo. So in my case, yes, bakunado na po ako. And then, di ba, as per entry procedures, ito lamang pong tatlo na vaccination, proof of vaccination, ang hinahanap sa atin or yung ina-accept sa Pilipinas. So, una po ay yung WHO, International Certificate of Vaccination. Yan po yung yellow card. Pangalawa po ay yung National Vaccine Card. Ibig sabihin, yan po yung vaccine certificate na in-issue po sa bansa na inyong pinanggalingan. At pangatlo ay yung Philippine Vax Cert PH. Yan po yung Vax Cert na in-issue ng Pilipinas. So, dito po tayo sa pangalawa. Diba? National Vaccine Card. Next, country where vaccinated, kung saan po kayo nabakunahan. So, meron po dito mga drop-down list para makita nyo po yung bansa. So, hahanapin, for my example, hahanapin ko po yung Saudi Arabia. Hopefully, ito ay naka-arrange naman alphabetically. So, ayan. Hinahanap ko na po ito kanina. Hindi ko po makita yung Saudi Arabia. Wala dyan. Okay. So, kung wala naman po dyan, ay ito pong pipiliin natin. Other countries not listed above. So, ang tanong, bakit wala doon ang Saudi Arabia? So, ang assumption po doon, yung mga bansa na nandun sa listahan, ayun po yung mga bansa na with reciprocal agreement, diba? With the Philippines. Ang ibig po sabihin ng reciprocal agreement, yun po yung may kasunduan sila na, okay, sabi ng Pilipinas, tanggapin nyo po yung aming Vax Cert PH dyan sa bansa ninyo at tatanggapin ko din yung inyong National Vaccine Certificate. So, wala pong ganun currently nakasunduan ang Pilipinas at Saudi Arabia. So, okay lamang po. Ina-accept pa rin po yung vaccine certificate na galing sa Saudi Arabia. So, pinili ko po doon ay other country not listed above. Pero kung andun ang Saudi Arabia, Saudi Arabia ang pipiliin ko. Then, next. Okay. Next po ay personal details na po ninyo dito. So, syempre, ang inyo pong last name, ilalagay yun, kita nyo po ha, may asterisk po yan. Asterisk, kailangan pong ilagyan. So, last name nyo, and then yung first name, oh, is it? Lagyan natin para, saan ito? Rolly. Yan. So, ayun. Then, I put, sorry. Last name. Apelyedo nyo, guys. Ano ba yan? Sorry naman. I'm very sorry. Ayan. Ayan. Nag-fill up na po siya. So, last name, apelyedo. First name, and then yung middle name. So, ayan.
Just in case kayo po ay may mga tawag sa inyo, junior, senior, or whatever, so ilagay nyo na rin po dyan. Kung wala naman ay leave it blank. Birthday. Okay. So, ang format ng birthday ay month, date, and year. So, minsan mahirap dito mag-type. So, ang gagawin nyo po, pwede nyo pong i-click yung calendar na yan or pwede po natin i-diretso ilagay dito. So, like, for example, ang birthday ko ay March 5, 1982. I-click ko lang po siya 03. And then, this one, 05. And then, 1982. Then, magpa-pop-up na po yung inyong edad. Ayan, tingnan, balikan natin. Ayan, no, diba? Nag-compute na po siya. So, always double-check. Before po kayo mag-proceed sa next ninyo na sasagutan, always double-check kung tama po inyong pagsagot. Okay? Then, male or female. Civil status, ilagay natin dyan. Ayan. Nationality. So, tayo po ay Filipino. So, hanap-hanapin lang po natin dito sa baba. Ayan, Filipino. Fill health number. Although may asterisk po sa dyan, guys, pag hindi nyo po alam yung inyong fill health number, ay ilagay nyo po as NA lang. NA. Yan, not applicable. Yung passport number natin, required po yan. So, kunyari, ilagay nyo po yung inyong passport number dyan. Oh. Sample lamang po yan, guys, ha? And then, yung inyong Philippine number. Okay? Ngayon, mag-invento ako. 0920-547-5400. At syempre, kailangan po na valid and active na email address. Ayan. Kasi dyan po ipapadala yung inyong QR code. At the same time, dito din naman po magde-display po siya. After your personal details, your residence details, kung saan po kayo nakatira. Yan, may paalala po siya. Ang address na ito ay dapat yun yung address kung saan kayo uwi upang ipagpatuloy ang inyong quarantine. Or just to be simple po, kung saan po talaga kayo uuwi. Regardless po kung address na ito ay match po sa address na nakalagay sa inyong passport or hindi, walang problema po yan. Okay? So first one is yung house number or lot or building. So ilalagay po natin dito. So kung may mga number po doon na nakadikit sa inyong bahay na galing po sa census, pwede nyo pong ilagay dyan. Pero ako po dahil limitado na rin yung oras at hindi ko rin naman po alam kung ano yung number sa bahay namin, yung number, nilagay ko lang 1, 2, 3. Okay. And then nilagay ko din dito sa next na street or ano, nilagay ko po yung kumpleto naming address. Yan. Ganyan. Next is province. Ang province naman po ay may drop down po yan. Pipili lamang po kayo. Wala po itong kahirap-hirap. Okay. For example, Aklan. So, pag napinili nyo po yung Aklan, maglo-load na po yung municipality na yan. Siyempre, kung ano lang po yung municipality ng Aklan. So, ako po ay, yan, Banga. And then, maglo-load din po yung barangay. So, barangay, Humarap, Banga, Aklan. Next one is your travel details, okay? Country or territory of port of exit. So, sa Saudi Arabia po tayo galing, di ba? Next is your airline, yung inyong aeroplano na sasakyan. So, pipili lamang po kayo dyan. Meron pong Air Asia, whatever, Cathay, Cebu Pacific, China Airlines, Emirates, Gulf. So, ako po dati, Emirates ang pinili ko. And then, by default, meron po dyan ang lalabas na mga flight numbers. So, ito po yung akin. Or kung wala naman po, ilagay nyo po yung ano, specify nyo po dito sa others yung inyong flight number. Okay? At dahil nga po, ngayon po natin ito, kunyari, ngayon ko na ginawa siya. Diba? 26. Kunyari, ngayon din po yung alis natin. Diba? And then, date of arrival, bukas na po. Ayan, seat or bed number ng inyo pong sasakyan. So, hindi po yan mandatory. Diba? Mag-generate po yung mga seat number pag nakapag-online check-in na po kayo. So, in our case,
pwede nyo po yan i-leave as blank. Hindi naman po mandatory kasi wala pong asterisk na pula. Employer name. Ayan. So, importante po yan. Kunyari, lagay lang po ako ABC. Pero, pwede nyo pong ilagay talaga yung pangalan ng inyong employer, ah. Yan. ABC. Kunyari, ABC Manpower. Are you a vacationing OFW? So, ayan. Yes po. Kung magbabaksyon lang po kayo, kung exit na po kayo, di no. Vaccine information. Have you been vaccinated for COVID-19? Lagay niyo po yes. So, magtatanong po siya ng first dose. Yes. Tatanungin po kayo ulit ng petsa. Kung kailan po kayo na bakunahan na inyong first dose. So, pipili lamang po kayo doon sa calendar. Or pwede nyo po i-manually i-type po doon month, day, and year ang kanyang format. So, kunyari lang, ayan. Tapos, yung vaccine name. So, ayan po, mag-display. Andiyan yung Pfizer, Janssen, Moderna, Oxford, AstraZeneca. Ayan. So, ito po yung akin dati. Oxford, AstraZeneca. Ayan. Next. Second dose. Tatanungin ulit kayo. I-check nyo ulit. Ganun din. Pipili ulit kayo ng date. Siyempre, hindi lang kayo basta-basta pipili ng date. Dapat yung date po na pipiliin nyo dyan or ilalagay ay match po doon sa vaccine certificate na dala ninyo. Okay. So, ayun po ulit. Pipiliin nyo yung second dose nyo naman. So, okay lang naman na magkaiba yung first and second dose. O yan. And then, dito, yan po, kailangan pong i-upload yung ating vaccine certificate. Kasi hindi po yan magsasubmit pag hindi nyo po in-upload ang inyong vaccine certificate. So, ang assumption po natin, dapat po bago kayo mag-register ay nakasave na po yung inyong vaccine certificate dito sa inyong cellphone. May PDF po kayo or picture. Ganun din po yung result ng inyong swab test. So, para po mag-upload, i-click nyo lang po yung choose file. Yan. Then, files. Yan. Tapos, syempre, piliin nyo po doon sa inyong gallery. Doon po sa gallery ninyo. Doon po nakatago dapat yung inyong vaccine certificate. Ganun din po. Balik po tayo, ha. So, ayan. Pag wala po kayo napili, no file chosen. Ganun. Next one is COVID-19 ninyo na swab tests. Do you have negative RT-PCR test result taken within 48 hours or antigen tests taken 24 hours? Yes. Kasi kailangan po yan. Hindi pwede tayo makasakay pag wala niyaan. Ganun ulit. Para po mag-upload, choose file. And then piliin nyo po sa inyong gallery. At syempre, date of swab. Kung kailan po kayo na swab. So, click nyo lang po dito sa calendar. And then, just for example, kahapon ako nagpa-swab. Okay, ganyan. Next one, ito po ay mga optional na lamang or kung applicable po sa inyo. Countries traveled. Okay, countries worked or visited and transited in the last 30 days. Kung wala naman po ay huwag nyo na pong sagutan. Okay, next one is exposure history. History of exposure to known, probable, and or confirmed COVID-19 case. Before the onset of, 14 days before swabbing. So, known lang po inyong ilagay dyan. Clinical information, have you been sick in the past 30 days? So, ito po, dapat maging honest po tayo kung kayo po ay nakaramdam ng mga, kung ano man, for the past 1 month. So, ako dati sinakutan ko po ito, yes. And then, nalagay ko po, nagkaroon po ako ng headache, ganyan. Tapos, yun nga, tinatanong pa niya kung kailan, so sabihin ko, ganyan. Okay? Then, kung kayo po ay may mga comorbidities, ayan, like cancer, diabetes, heart disease, hypertension, lung cancer, and kung ano-ano pa. So, pag nasagutan nyo na po yan lahat, proceed po tayo sa baba. Yun. Mayroon po ditong nakalagay, I hereby attest that all the information stated in this application are true and correct based on my personal knowledge. So, i-check nyo lamang po yan. Check, ganun.
And then CAPTCHA Security. Ito po, nakikita nyo po dyan, 6FSLKT. Ilalagay nyo lamang po yan dyan. And then, before nyo po i-click yung submit, pwede nyo pong balikan. Diba? Balikan nyo po. I-double check nyo po yung mga information na nilagay nyo po at sinagot nyo po doon. Okay? So, pag na-click nyo po yung submit, dalawa po ang mangyayari. Pag may mga nakalimutan po kayo, hindi po yan mag-proceed. Magpupula po yan, may babalikan po kayo doon. At pag nag-submit po yan, pag clinic nyo po yung submit, di ba? At okay naman po yung lahat, so mag-generate na po siya ng, QR code, okay? So just in case, may katanungan pa po kayo sa pag-fill up po ng One Health Pass na ito, ay ilagay nyo lamang po sa baba, okay? So ayun nga po, dahil hindi po ako nakapag-upload ng vaccine certificate, ayun, magpo-prompt po sa akin, magno-notify, ayan, required, upload, vaccine, ganun po yung mangyayari. Okay? So I hope po na yung ating maikli na tutorial ay nakatulong po sa inyo sa mga pauwi po ng Pilipinas. Marami pong salamat guys, always stay safe, and God bless.